Hello, hello, hello! May bago na naman po tayong iti-test ngayon na portable solar power generator. Binili ko po to kasi napakamura niya. 2,700 plus lang siya. So, halos kalahati nung huli nating tinest na flash fish. Pero ang specs niya, halos pareho lang kasi 200 watts din daw at 68,000 milliamp hour yung capacity. So, mas mataas pa sa dito. Ite-test po natin. Titignan natin kung totoo ba yung capacity. Titignan din natin yung build kung sulit ba na bilhin to. So, tignan natin kung anong kasama sa loob ng box. So, meron siyang USB cable na merong iba't ibang connection. User manual. At may kasama siyang LED light na 12 volts. Ayan. At yung kanyang pang-charge. Medyo magaan ang pakiramdam. Ayan. So, mas mabigat yung kasama dun sa flash fish. Ito ay... So, mas mataas pa yung specs na ito. 15 volts at 3 amps. Ito, 2.5 amps lang. At ito na yung mismong power station. Tinipan nila para hindi maksidenteng mapindot. So, ayan po siya. Meron lang siyang dalawang 12 volts na DC output. May dalawang USB na hindi normal na USB lang, hindi siya QC 3.0 at isang 220 volts na outlet. Tapos nasa likod yung kanyang charging port. So para lang siyang AVR ng computer. Diba? Tingnan natin. Fault power. Hindi siya gumagana. Lobat kaya. Try natin i-charge. So, ayan, nag-on na. Tanggalin natin. Tingnan lang natin kung... So, empty talaga yung battery. I-charge ko muna. So, balikan natin kapag puno na. Titignan natin kung ilang oras bago ba man puno gamit yung kanyang charger. I-on lang natin to para makita natin yung status. Makikita naman natin na puno na dito kapag tapos na mag-charge. Babalik na lang po tayo kapag puno na yung battery natin. 34 minutes na tayong nagcha-charge at makikita nyo 50% na agad yung capacity niya, which is not good. Kasi ibig sabihin yan, kukunti lang yung capacity ng battery natin dahil mabilis siyang mapuno. I-check lang natin kung ilang amps ba yung pinapasok niya para ma-confirm natin kung ilan ba yung capacity ng battery natin. Titignan natin kung ilang amps. 2.6 amps lang yung pumupunta sa battery. At ayan nga, 50% agad siya. So kung sa isang oras, 100% na yung capacity niya at 2.6 amps, lalabas na nasa 2.6 to 3 amp hour lang yung capacity netong power station na to. Buksan na natin. So, ayan yung inverter, yung USB niya, eto lang. At yung battery natin, ayan. 12 amp hour. Ang nakalagay dun sa ating listing, 68. Pero, eto kasi yung 12 amp hour niyan sa 12 volts. Yung 68 nila ay nasa 3.7. So, kung 12 volts to, i-multiply lang yan natin ng 3 kasi malamang 3S yan. So, ang totoong capacity niya ay 36, hindi 68,000. Tingnan natin kung ilang cells yung ginamit nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 nga. So, 2 amp hour ang isang cell, kaya 12 yan. Tingnan natin kung may BMS ba siya. So, ayan, may BMS naman siya. Itignan natin yung voltages ng per cell. Para makita natin kung balance ba. So, ito yung unang cell. 3.54. 3.53. At 3.54. So, mukhang okay naman yung mga cells. So, kung totoong 12 amp hour yung nakalagay dito, kapareho lang siya ng flash fish.
yung capacity. Parehong, ayan, 18 na cells na tig 2 amp hour. Okay, balik lang muna natin. Yung inverter niya medyo maliit. Pero at least mukhang sa kanila talaga. Makikita nyo yung, ayun o. May brand talaga yung inverter nila. Apat na MOSFET. Tapos may dalawa push-pull para sa dito sa transformer. Mukhang may mga MOSFET din dito para sa 12 volts. Ang napansin ko, wala siyang fan. So kung umiinit, walang tutulong para lumamig. Tingnan natin yung output ng 12 volts. So direct lang sa battery yung DC output natin. So kung ano yung voltage ng battery natin, yun yung lumalabas dito. Sa 220, tingnan natin. Meron tayong 211 volts lang. At ang hertz 52.2. Now let's test kung magcha-charge siya sa USB, kung gumagana yung USB niya. Gamitin natin yung power bank natin, wala akong ibang cellphone. So, ano ba siya mag-on? Ayun. So sa DC rin dito rin naka-rely, nagre-rely din dito yung switch para mag-on yung USB. Puno na to. Try natin sa isa. So, gumagana naman siya. 5 volts at 0.7 amps. Susunod natin titignan ay i-check natin kung ilang watts ang kaya nito bago mag-shutdown yung inverter. Pero bago natin gagawin yon, i-fully charge muna natin yung battery. Ayan po, 100% na yung capacity ng battery. So, puno na. Check natin yung voltages ng cells. 4.2, 4.19, at 4.2. So, maganda naman. Tama naman yung voltages nila. So, ika-capacity test na natin. Dito tayo kukuha sa DC output para less yung efficiency losses compared dito sa 220. Kasi kapag dito sa DC 12 volts, naka-direct lang siya sa battery. So makikita natin kung ilan yung totoong capacity na kaya nating hugutin dito sa battery. Makikita rin natin kung merong protection yung BMS, kung hanggang anong voltage siya titigil. Ayan. Dito lang natin lalagay. Tanggalin ko na pala yung charger. 5 amps ang i-discharge rate natin at 7.5 volts yung minimum voltage. Bali, magiging 2.5 volts per cell. Dapat before mag 7.5, mag-stop na siyang mag-discharge kasi gusto natin na hindi na fully discharge yung ating battery. So yan, makikita natin kung ano ang totoong capacity. Pakita ko na lang sa inyo yung results mamaya pagkatapos nito. Ayan po, tingnan nyo, 0% na. So malapit na tayong matapos. Makikita na natin kung ano yung totoong usable capacity ng battery. Ang voltage natin ay, yan, 9.15 volts. So hindi siya katulad ng flash fish na yung voltage niya ay stable sa 12 volts. Ito, naka-direct lang siya sa battery. So kung yung balak nyo isaksak dito ay sensitive at kailangan nyo talaga ng 12 volts, yun ay hindi maganda kasi nagbabago yung voltage depende sa state of charge ng battery. So kapag malapit ng malobat, ayan, maabot na lang 9 volts. Kapag full charge, nasa 12 volts. Ayan, tapos na siyang mag-discharge, namatay na. So meron namang low voltage protection yung etong power station. Ang capacity na nakuha natin ay eto. Tingnan natin.
natin, 12 amp hour or 122 watt hours. At makikita nyo yung, ito yung blue line, yan yung voltage. So makikita nyo na pababa at hindi straight line katulad nung sa flash fish. So ang ending na voltage niya dito ay 7.7 volts or 2.56 volts per cell. Ngayon, check natin yung cell ng battery pack natin. Check natin yung voltage pala. So, 3.1 at... So, okay lang naman pala. Pag nag-rest na yung battery natin, tumataas na yung voltage niya at 3.1. So, ang susunod na natin gagawin ay i-charge muna natin to para mapuno ulit yung battery. And then, itetest na natin kung anong appliances ang pwede natin gamitin dito. I-check natin kung ilang watts ba talaga ang kayang i-output ng inverter niya bago mag-error. So, yun po. Ayan. So, kahit nakapatay ito, nag-charge pa rin siya. Makikita nyo dun sa charger niya kasi ito, ayan, nagiging pula kapag nag-charge siya. Ayan. Ayan, nakita nyo naging pula. Tapos, makikita nyo yung capacity kapag ino nyo yung ito. So, yung accuracy nung level ng battery dito, pati yung percentage ay hindi accurate. Kasi katulad nga kanina, inisip ko 3 amp hour lang yung battery. Yung capacity ng battery kasi 30 minutes pa lang nag 50% agad siya. Kaya ako naisip yun kasi mabilis siyang nagpunta sa 50%. Yun pala, hindi nga accurate itong battery meter at saka itong percentage ng battery. Dahil kapag unang chinacharge mo, mabilis talagang tumataas yung voltage. Kaya akala niya 50% na yung naikarga mo, pero hindi pa pala. Baka sabihin nyo, oh, 50% agad yung capacity ng battery. Pero hindi po. Since yung charger natin ay 2.5 amps lang yung nakita kong kinakarga niya dito. So, i-expect nyo na 4.8 hours yung charging time nyo. Dahil ang capacity niya ay 12 amp hour. Kung 30 minutes pa lang at nag 50% na agad dito from fully discharge, hindi pa yung totoong 50%. So baka nasa less than 1/4 pa lang ng capacity yung nakakarga niya. So hintay kayo mga 5 hours, 4.8 hours bago mapuno. So yun po, hintayin na lang ulit natin mapuno yung battery natin. Tingnan nyo, ang bilis oh, 21% na agad from 0% kanina. So imposibleng 21% agad yung nalagay natin ng ganung time. Ayan po, 100% na ulit yung capacity ng battery natin. So, itetest na natin yung mga appliances kung anong pwede natin pagandahin dito. Pero bago pala yun, tignan natin kung pure sine wave ba yung output niya. Kasi nakalimutan ko, hindi pala natin na-check. So, i-check na natin ngayon. Hindi po siya pure sine wave. Modified sine wave po siya. Ayan, makikita nyo parang mga squarish yung kanya output. Ang pure sine wave ay ganito ang itsura. Ito, sakto natin dito. Ayan. Ganyan po ang pure sine wave. Ito. Ayan. So, kaya pala siya mura talaga. Kasi modified sine wave ang output. So, kabit tayo ng extension para madali tayo makapagsaksak. Ayan. So mula 100% yung battery natin. Tanggalin na natin pala yung charger. Saksak pa. Ayan, so makikita natin yung wattage na ginagamit natin. Unahin natin yung ating electric fan. Sabi nila maingay daw kapag sa modified sine wave o hindi pure sine wave ang mga fan. So tingnan natin. Yan, yan yung pinakasagad. Pag sinaksak natin dito sa ating ito, sa Meralco to. Ayan, mas malakas yung ikot niya. Kasi, yun nga, 50 Hz kasi to. So kapag mga motorized ng mga appliances, mas mabagal ang ikot. So
So mas malakas yung ikot ng fan natin kapag nandito. Tapos wala naman ako naririnig na kakaibang ingay sa fan. Ewan ko lang. Kapag sa ibang electric fan siguro. Well, hindi nila nire-recommend yung mga motorized, sabi nila. Hindi daw maganda sa modified or square wave. Pero gumagana naman siya. Eto, subukan naman natin itong Dremel natin. Ito ay 180 watts. Tignan muna natin kung ilan ang hinuhugot niya kapag sa Meralco. Ayan. So, nasa 50 to 60 watts. Kanina yung nakita ko. Yung surge niya, parang may nakita ko 100 plus. Now, itry natin sa dito. So, next naman ay yung laptop natin. 87% yung capacity ng battery ng laptop natin ngayon. Yung charger natin ay ito. 135 watts. So, umugot siya ng 51 watts. Ayan, 52. Try naman natin sa ating power bank. So, pareho lang din yung wattage na hinugot niya. Tumutunog yung charger natin kapag dito nakasaksak. Kasi nga, modified sine wave siya. Kaya yung iba sinasabi, maingay sa electric fan, sa ibang devices, yun. Maririnig mo may nagbabuzz dito. So, try naman natin sa ating power supply. Ito yun. Alright, turn on ko na. Tignan natin. Bumagsak agad yung voltage ng battery natin, ayun, 59. Tapos 150 watts yung hinuhugot nung power supply natin. Tingnan natin yung temperature nung inverter natin. Ayun. Ayan, so dito, nasa parang 59 yung pinakamataas kanina nakita ko. Ang problema dito, wala siyang fan. So try naman nating pagsabayin, dagdagan pa yung load kasi kanina nakita natin 150 watts kayang-kaya nung inverter natin. So idagdag pa natin tong charger para maging almost 200 watts kasi 200 watts yung rating na sinabi nila. Ilalagay natin pala ito. Dito. Para yung total ang makikita natin. Sa ngayon, binabaan ko yung amperahe dito. So, 6 amps lang. So, kapag tinurn on natin yan. So, almost 100 watts lang. Saka natin tataasan dahan-dahan mamaya. Saksak natin yung charger. Dapat nasa 40 watts. Ayan, 50 watts. Pag inon natin to, 150 watts saka natin taasan. Tapos maririnig nyo yan. Mukhang 150 watts yung limit. Monitor natin yung output dito sa ating oscilloscope. Ayan, makikita natin kapag nagbabago. Kaya niya pag 150 watts. Pag inon ko yan, 200 watts na. Tignan natin kung kaya niya. Hindi niya kaya. Ayun o, nawala na ng output. At namatay na. Ayun, namatay. Para makita niyo kung saan yung mainit dito. Kasi sa video, hindi nyo makikita. Ako, mahahawakan ko eh. Mainit na. Dito, ipakita natin sa ating bagong thermal camera. Ayan, makikita nyo yung mga MOSFET.
nag-glow. Sila yung mainit talaga. Tsaka yung, ayun, yung transformer. So, mainit nga siya, yung transformer. So, nasa 69 degrees Celsius yung MOSFET. Ayan, yung heatsink. Tingnan natin. 48, 50. Ouch. 150 watts pa lang yung ginagamit natin. Umiinit na sobra to. Siguro 100 watts lang. Kasi kapag tinagalan nyo ng gamit to, ng 150 watts pataas, masusunog tong MOSFET kasi nasa 69 degrees Celsius na yung MOSFET natin. Katulad siya ng ating flash fish, hindi natin masagad hanggang 200 watts. 150 watts lang. So far, okay naman siya kasi meron siyang overcurrent protection, overload protection. So kapag medyo mataas na yung load na nakukuha, hindi naman sumasabog yung MOSFET natin. So tignan na natin kung sasabog siya dito. Umaabot to ng 1000 watts. Tignan lang natin kung kaya niya. Fan lang natin. Oh, gumagana siya. Tataasan natin with the heater na. Kapag tinaas pa natin, yung heater ay gagana na. In fairness, kaya niya. Taasan pa natin ulit. Kaya niya. Kaya ba ng flash fish yan? Ito yung flash fish natin. Ay! Hindi kaya ng flash fish. Naririnig niyo yan? Namamatay-matay. Namamatay-matay yung pagandar niya kasi baka na-detect nung overcurrent protection dito sa loob kaya pinapatay niya yung load. Pero dito, ayan, tuloy-tuloy lang siya. Rated at 2000 watts yan. Pero 80 plus lang yung watts na kinukuha niya kasi. Hindi ko in-expect na gagana. Kukunin ko lang yung grinder. Tignan natin kung gagana sa grinder. Ito yung grinder natin. Titignan natin. Natin kung ilang watts. So may surge current siya pero nag-stay sa 200 watts. Ito ay 850 watts. So kayo po, wag niyo pong gagawin yung ginagawa ko kasi 200 watts lang yung advertised na rating nito. So, ang mga gagamitin yung appliances, dapat less than 200 watts lang. Dapat 150 watts nga lang kasi kanina, kapag sumusobra tayo ng 150 watts, namamatay. Pero ako, for testing lang para makita natin kung kaya ba niya. Hindi niya kaya. Kita niyo. Ayun, nagpo-fault. Umiilaw yung fault na LED dyan. Ayun. So, hindi niya kaya. Hindi ko in-expect na mag-work siya ng maayos. Nakita niyo naman, yung heat gun natin ay napagana niya. Pero yung flash fish, hindi niya kaya. Pero hindi nga natin alam kung kaya niya matagal. Kasi mainit na, oh. Hindi na mahawakan. Nakakapaso. May connection dito ng fan. So, kung mahilig kayo mag-DIY, ayan, pwede nyo kabitan ng fan dito. Tapos itutok nyo dito para makatulong sa paglamig. I-test naman po natin ngayon yung solar charging ng ating power station. So, gagamitin natin itong ating flash fish na solar panel.
any portable solar panel po na merong DC barrel plug ang pwede nyong gamitin. Tapos, kung wala kayong gantong solar panel at yung normal na solar panel ang gagamitin nyo, yung katulad ng mga ganito na may MC4 connector, gagawa nyo lang po siya ng adapter. So, bibili kayong MC4, tapos yung connector na ganito, tapos para maikabit nyo yung MC4 nyo sa barrel plug. Tapos, yun yung isasaksak nyo sa power station nyo. Ito. So, nagcha-charge siya. Ang maximum siguro na solar panel na pwede nyong ikabit dito ay nasa 140 to 150 watts para nasa 1C lang yung charging niya or 12 amps. Kasi 12 amp hour lang yung battery natin. Kapag mas mataas kasi na amperahe ang gagamitin nyo, yung charging current na pumapasok sa battery ay mas bumibilis yung buhay ng battery. So, mas mababa yung charging current nyo, mas maganda. So, kung gusto nyo pahabain yung buhay ng battery nyo, ay 60 watts siguro, okay na yun. Pero, syempre, mas matagal ang charging. Sa 140 watts, mga nasa isang oras puno na to. Sa 60 watts naman, dalawang oras. So, ayan po. Hindi siya totoong 200 watts na inverter. 150 watts lang siya. Namamatay siya kapag sumosobra na sa 150 watts yung hinuhugot natin. Tapos, hindi siya totoong 68,000 milliamp hour. 36,000 milliamp hour lang siya. Or 12 amp hour na 12 volt battery. Lithium ion yung cells na ginamit. Tapos, hindi siya pure sine wave, modified sine wave yung output niya. Itong output niya na DC 12 volts ay bumababa yung voltage. Hindi siya stable na 12 volts katulad ng flash fish. So, kung ano yung voltage ng battery natin, yun yung lalabas dito. Pwedeng bumaba hanggang 8 volts. Kapag limited ka sa budget at mga maliliit na appliances lang naman ang balak mong gamitin, pwedeng-pwede na pang-charge ng cellphones, ilaw, at yung mga maliliit na appliances pang-charge ng laptop. Okay na okay po siya. Para malaman nyo kung ano yung mga appliances na pwede nyo magamit dito, tignan nyo lang po yung description or yung specs ng appliance nyo sa likod. Kadalasan nasa likod naman dyan nakalagay kung ilang watts. Tapos kung multiple appliances ang ikakabit nyo, make sure hindi sosobra ng 150 watts dahil namamatay yung inverter kapag sumobra ng 150 watts. Tapos, yun, meron pa po tayong tatlong power station na titignan. Dalawang Yubaw, 150 watts at 300 watts at itong TechnoAmp na 300 watts din. So, titignan natin kung maganda din ba yung mga power station na yan. So, ayan po. Kapag may katanungan po kayo, leave lang po kayo ng comment below. At kapag nakaabot po pala tayo ng 20,000 na subscribers, ipapamigay po natin itong power station na to. So, stay tuned lang po kayo sa channel natin para sa mechanics. So, yun lang po. Don't forget to like and subscribe. Bye!